Ayun, welcome back to my channel. So, you know, for today's video ay gagawa na naman tayo ng pinaka-basic lang baga sa ating mga kapwa driver. Yun, lalong-lalo na dyan sa mga baguhang driver na gustong mag-aral magmaneho. So, yun, at nandito tayo ngayon sa aking truck. So, ituturo ko sa inyo yung mga basic lang na importante natin na malaman sa ating mga driver na hindi lang baga driver lang ating alam. So kahit papano, meron tayong kunting nalalaman about sa pag troubleshooting, ika nga. So, yun, lalong-lalo na halimbawa truck yung ating dinadala. So, halimbawa malalayo yung ating biyahe. So, importante ito na dapat ninyong malaman. So, tayo, ituturo ko sa inyo. Kasi, pero bago yan, yun nga, isasabay ko muna paglinis ng aking, kasi galing tayo sa malayong biyahe. So, ito yung aking tubig natin, yan, sabon at saka yung tubig pamanlaw. So, yun, pero bago yan, ituturo ko muna sa inyo, yun nga, yung part sa makina kung alin ba ang dapat doon nating, tawag nito, i-maintain about sa ating pagta-travel nga. So, tara, samahin niyo ako at ituturo ko sa inyo kung ano yung kahalaga ng parte na yun. So, tara. Pinaka power steering niya. So yun, mayroon pa namang laman siya, pinaka steering. ETF yung lalagyan natin dito. Mayroon naman nabibili dito. Kailangan ba tawa natin? Kasi tumitigas yung ating monobila pag kulang na ng tubig sa ating makina na hindi siya iinit. So, pangalang ano natin, sunod natin tuturo, ito yung pinaka ano na yung pan niya, yung auxiliary pan. So, kailangan signal din siya. So, ito napakalaking bagay ito sa ating makina kasi kasama ito ng radio na susuporta sa lamig ng ating makina. So, kailangan din natin ito na talagang pagwan.
sa pagkakultima yan ang mangyayari sa ating mga kinanagpunin. So kailangan din alam din natin ang ating, lalo na yun na sa ating magulong driver lang, kailangan alam din natin ang ating makinapag-ibag. May kids naman siya sa taas, so mamay tutunan ko sa inyo ako na sa taas. Ibaba natin. May kids siya din. Bagay din to. Lapit mo rin. In case na hindi natin masabi, no, hindi natin masabi na yung ating diesel, minsan kinakapos tayo. So, napakaling bagay. Dapat pa lang ito. Wala ng gasolina, wala tayong kumbaga, nakaano tayo, kumbaga, naka-plate card. Ika nga sa atin sa Pilipinas kasi naka-plate card. So, mayroon talaga tayong gasoline station na para doon lang yung ating gasoline. So, wala tayong makakarga sa ito. Wala yung gasoline na yan. Gagamit tayo ng cash. So, papakarga tayo sa ibang gasoline station. So, yun na. Inabot tayo ng, kumbaga, naupusan tayo ng gas. Naupusan tayo ng diesel. So, hindi na patakbo yung ating truck. So, ano dapat natin gawin? Mag-iikip tayo, kumbaga, magdala tayo ng timba, ikang mabibili tayo doon sa gasolinahan at kakarga natin yung ating tangke. So ang diesel guys, alam nyo, yan ang putang dito ha, sa mga bagwa. Yung diesel, hindi yan basta-basta na pag pinanlawat, pag kumbaga sinalinan nyo na ng diesel yan, hindi agad basta-basta kakandar yan. So alam nyo kung bakit? Kailangan nyo bumbahin nyo muna dito sa pump. Fuel niya, ito yun, yung fuel pump. Kailangan nyo yung pumbahin to para aakyat yung diesel papunta dito sa ating injection pump. So, ito yung pinaka-injection pump niya. So, kailangan nyo muna pumbahin siya. Meron siyang pinaka-pit pump dito sa baba. So, kailangan luwagin siya dito. Pagkaluwag nyo, sisirit na siya, boom, pump nyo dito. Ito lang, pump nyo to. Sisirit yung gas jet. Yung diesel, ibig sabihin, umakit na yung diesel simula sa ating tangke. Umakit dito sa pinaka-injection pump niya. Injection pump na, umakit sa ating makina. Ibig sabihin, i-start na. Diba? I-start na yung makina. Hindi katulad ng ating gasolina na pag naubusan tayo ng gas, ay sinalina na yung pang pasagos na rin. Ay parang diesel na pang diesel ay kailangan sa diesel, kailangan ipumpan yung mga yung pinaka fuel pump na pag-pumpan. So sige guys, yun lang muna guys. At sana may natutunan kayo sa ating video na ito. Basic ng tutunan. Malalaman, maranasan tayo kasama sa
tulungan kasi. Kasi dito tayo makakyat. Asawa niyo pag minsan din naliligo o minsan pag yung yun nga na naliligo di ba parang sabihin natin na parang may ilang pag humalik ka nga kasi natin ang tanggalin kasi parang may
Napaka-init ngayon. Kaya kailangan din ng tubig sa biyahe natin. Ganun guys yung buhay. Buhay biyahero, ikaw nga. Araw-araw kayo nasa daan. Init. Tapos gutom. Malalaman nyo guys. Yan yung mga driver dyan. Pag dahil